Hello everyone! Sa video na ito ay susubukan naman nating sagutan ang mga activities tungkol sa theorems on rectangle, rhombus, and square. Pero bago ang lahat, i-recall muna natin yung mga basic concepts about theorems on rectangle, rhombus, and square. Rectangle, rhombus, and squares are special parallelograms. These are the different theorems related to special parallelogram. Number 1. If a parallelogram has a right angle, then it has four right angles and the parallelogram is a rectangle. Number 2, the diagonals of a rectangle are congruent. Number 3, the diagonals of a rhombus are perpendicular. Number 4, each diagonal of a rhombus bisects opposite angles. Number 5, the diagonals of a square are congruent and perpendicular. Kung gusto ninyong panoorin kung paano mag-prove ng theorems ng parallelogram, i-click nyo na lang dito sa card or i-click nyo na lang yung link sa description below. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day everyone! Let us try these activities para mas lalo ninyong maintindihan yung mga properties at theorems ng parallelograms. Name all the parallelograms with the given properties. So, ang pagpipilian natin dito ay yung square, rectangle, at rhombus. Number 1, all angles are congruent. Saan dito sa tatlong ito na ang angle niya ay pare-pareho? Yun ay square at rectangle. Or rectangle and square kasi dito sa square, 90 degrees lahat ng angles niya at ganun din dito sa rectangle. Yung rhombus ay hindi pare-pareho yung angle niya, kundi opposite angles are congruent lang. Number 2, diagonals bisect each other. Saan dito sa tatlong parallelogram na ang diagonal ay hinati niya yung isang diagonal into two congruent parts? So lahat ng diagonal ng parallelogram na ito bisect each other. Ibig sabihin lahat ito ay the diagonals bisect each other. So all. Number 3, the diagonals are perpendicular. Saan dito sa tatlo ang may perpendicular ang mga diagonals? Kung mapapansin ninyo dito sa square, di ba nag-form siya ng right angle dito? Dito sa rectangle, wala. At yung rhombus, ganun din, merong ding right angle. Ibig sabihin, yung square lang at yung rhombus ang diagonals are perpendicular. Number 4, all sides and angles are congruent. Saan dito ang pare-pareho na ang side at pare-pareho din ang angles? Yun ay square lang. Although dito sa rectangle, lahat ng angles niya ay equal, pero yung side niya hindi pare-pareho. Dito naman sa rhombus, pare-pareho yung side niya, pero yung angle hindi pare-pareho. So square lang yung all sides and angles are congruent. Number 5, opposite sides are congruent and parallel. Saan dito yung opposite sides niya ay congruent at parallel din? So, lahat ito ay congruent ang opposite sides at parallel din ang opposite sides. Okay? Let's try this activity 2. Determine if the statement is true or false. So, ipapakita ko sa inyo itong mga figures para mas lalo ninyong maintindihan. Number 1, a square is an equiangular rhombus. Ano bang ibig sabihin ng equiangular? All angles are congruent. At equiangular rhombus, di ba ang rhombus ay all sides are equal? Totoo ba na ang all sides are equal at all angles are equal sa square? It is true. Number 2, a rectangle is a rhombus. Ito daw ba ay rhombus? Ano bang karakteristik ng rhombus? Di ba all sides are congruent? At kung mapapansin ninyo dito sa rectangle, hindi naman pare-pareho ang kanyang side, ibig sabihin, this is false. Number 3, all rhombuses are squares. Lahat daw ba ng rhombus ay square? Di ba ang rhombus ay may 4 sides that are equal? Ganon din yung square. Pero yung rhombus,
yung angle niya ay hindi pare-pareho. Hindi siya katulad ng square na pare-pareho ang angle. Ibig sabihin, this is false. Number 4, all rectangles are parallelograms. Lahat ba ng rectangle ay parallelogram? Since itong tatlo na to ay type ng parallelogram, so lahat ng rectangle ay parallelograms. So this is true. Number 5, all parallelograms are squares. Lahat ba tong tatlo na to ay square din? No. So this is false. Now let us try this activity 3. Find the measure of the unknown angles and sides of the given parallelogram as shown in the figure below. Okay, so naituro ko na sa nakarang video yung theorem on square, rhombus, at rectangle. At mauna itong rectangle. Ang given dito, COVI is a rectangle. And segment CD, ito daw ay 13 cm. Find segment DV. Ito ay 13 cm. Find segment DV at segment IO. Itong segment na yan, yung diagonal na yan. Unahin muna natin yung number 1. What is segment DV? Gagamitin natin yung theorem number 2 na the diagonals of a rectangle are congruent. Ang ibig sabihin niyan, segment CD is congruent to segment IO or OI. Since segment CD is congruent to segment DV, ba ito ay congruent siya dito. Kung ang segment CD ay 13 cm, then we can say na segment DV ay 13 cm din kasi pareho sila. And the diagonals of a rectangle bisect each other. So, ibig sabihin yung segment na ito, hinati niya yung diagonal na ito into two congruent segment. Okay, number 2, ano naman ang segment IO? Since segment IO is congruent to segment CV, ito, di ba? By theorem number 2. And CD is equal to 13 cm and DV is equal to 13 cm. So, pagsasamahin lang natin yan. Then, segment IO is equal to segment CD plus segment DV. So, ang kailangan lang natin gawin ay add lang natin yung segment CD at yung segment DV. So, that is segment IO is equal to 13 cm plus 13 cm. Ang final answer is segment IO is equal to 26 cm. Okay? Kasi nga yung segment CV ay congruent siya sa segment IO. Naintindihan? Next, dito naman tayo sa rhombus. FACE is a rhombus and measurement angle FEA is equal to 38 degrees. So, ang given ay ito. 38 degrees ito. At yung hahanapin natin ay yung measurement ng angle CEA, ito. At yung measurement ng angle EFS, ito. So, dito muna tayo sa number 3. Gagamitin natin yung theorem number 4 na each diagonal of a rhombus bisects opposite angles. Ibig sabihin niyan, yung diagonal na ito ay hinati niya yung angle na ito into two congruent angles. Since each diagonal of a rhombus bisects opposite angles, therefore, measurement angle FEA, ito, yung angle na yan, ay congruent siya sa measurement ng angle CEA. So, ito, measurement angle CEA. So, kung yung measurement ng angle FEA ay 38 degrees, ibig sabihin, yung measurement ng angle CEA is equal to 38 degrees din. Kasi equal ito, tsaka ito. Okay? Ano naman ang measurement ng angle EFS? Ito. Ang gagamitin nating theorem dyan ay yung the diagonals of a rhombus are perpendicular. At kapag perpendicular, ang ibig sabihin, ang measurement nito ay 90 degrees. Okay? Ngayon, ang hinahanap ay yung measurement ng angle EFS. Okay, so ito yung hahanapin natin. Since diagonals of a rhombus are perpendicular, therefore, measurement angle FSE is equal to 90 degrees. So, 90 degrees ito. Okay? Next, kung 90 degrees ito at 38 degrees to, ano daw ito? Diba, ang total measurement ng isang triangle is equal to 180 degrees. So, ang gagawin natin ay i-add natin lahat. Measurement angle FEA, ito. Plus measurement angle FSC, ito.
plus measurement angle EFS is equal to 180 degrees. Then, isubstitute lang natin yung mga given. Ano yung measurement ng angle FEA? That is 38 degrees. Ano naman yung measurement ng angle FSE? That is 90 degrees. Plus, measurement angle EFS, since wala ito, ito yung hinahanap natin, equals 180 degrees. Then, simplify, 38 degrees plus 90 degrees is equal to 128 degrees, plus, kopyahin lang ito. Next, i-transpose natin yung 128 dito sa right side, at kapag nag-transpose, mag-change ng sign. So, magiging, then simplify, 180 minus 128 is equal to 52 degrees. Ibig sabihin, yung measurement ng angle EFS, ito, ay equal siya sa 52 degrees. Okay? Naintindihan? Bago tayo magpatuloy, please don't forget to like and subscribe. And lastly, itong given na ito, MASK is a square. So, ang hanapin natin ay yung angle AYS. So, ito yung hanapin natin. By theorem number 5, the diagonals of a square are congruent and perpendicular. Kapag perpendicular, ano ang measurement niya? That is 90 degrees always. So, ibig sabihin, measurement angle AYS equals 90 degrees. Okay? So, yun lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong ito sa inyong mga modules and activities. Kung meron kayong mga katanungan or clarifications, just comment down below. At kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like, subscribe, at share nyo na rin sa mga classmates ninyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!